Kasari. So ayan na nga, naubusan na nga ako ng harina dito sa aking tindahan mga Kasari, kaya bumili pala ako nitong 2 kilo na harina at 1 kilo lang pala yung aking re-repack. Dahil pag inubos ko itong re-repack mga Kasari, ito ay pag matagal ito nakasabit ay magkakaroon ito ng uod o di kaya parang bukbok ang tawag doon mga Kasari. Kaya ginawa ko 1 kilo lang muna yung aking i-re-repack at pagkatapos nga ay ibalot ko na lang muna o iitabi ko na lang yung 1 kilo. Pag naubos nga yung aking re-repack mga Kasari, tsaka ko naman ito i-re-repack yung natira kong ditong nakatabi. Pag nagre-repack nga ako mga Kasari, tingnan mo naman itsura ko, patawa-tawa ko dahil nga nagbigay dito sa aking kapitbahay na saging na saba, ang dalaki talaga mga Kasari, at 1 piraso pa lang ay talagang busog na busog ka talaga sa kanyang binigay. Kaya salamat talaga kapitbahay ko, dahil nga kahit papaano ay naalala pa rin ako talagang bigyan dito sa aking tindahan o sa aking bahay. At ayan nga, pagkatapos ko nga itong maripak mga Kasari, ayan pinagtatali-tali ko nga ito at sinabit ko na dito sa aking lagayan at para ma-display ko nga, dahil ang laking gulat nga ako nito sa mga Kasari, dahil nga dumobli yung presyo ng harina. Dati talaga ay 20 lang yung kilo yung harina, ngayon ay 40 nga, kaya nagbalot nga ako. Ang binta ko pala doon sa harina mga Kasari ay 5 piso, kaya mayroon akong 2 balot na tubo at nakakalaga ng 10 piso. So yun na nga, pagkatapos ko nga magbalot doon sa harina, dito naman ako sa miswa mga Kasari. Ayan, dahil nga naubusan na ako dito ng aking mga miswa. At ayan, at ayan na nga, pinag-iisa-isa ko na nga pinagtatanggal ko dahil nga magkadikit-dikit pala ito sa isang balot. At ang gamit ko palang plastic nito mga Kasari ay yung plastic ng yellow or di kaya sure. Basta ang sa akin kasi dati ang ginagamit ko ay yung plastic labo, kaya ang pangit tingnan, kaya ang ginawa ko ay dito na lang sa plastic ng yellow dahil nga maganda rin naman tingnan. At pagkatapos ngayon, ayan, ginamitan ko pala ito ng kandila para kahit paano ay maisarado ito yung kanyang dulo, kahit paano yung kanyang bukasan ay hindi mapasukan ng mga insekto para hindi masira agad yung ating miswa. Ang binta ko pala dyan mga Kasari ay 5 piso yung aking binta, at ang bili ko dito sa miswa ay 80 pesos isang balot, at mayroon akong tubo dito na 30 pesos. At ayan mga Kasari, malaking tulong talaga itong ating pagre-repack dito sa ating tindahan. Kailangan mo talaga pag may tindahan ka o may sari-sari store ka talaga mga Kasari, kailangan mo talaga magtyaga mag-repack, dahil pag umasa ka lang doon sa mga lako-lako na nakaripak na ay kakaunti lang talaga yung tutubuin mo. Pero kung gusto mo naman na malaking tubo, kailangan mo talaga tyagaan mag-repack na yung paninda mga Kasari para kahit pa paano ay doon ka talaga kumikita ng malaki.